binalik niya pala to. Alam niya ba, avid watcher ako ng segment series before. Tapos nagulat ako, bigla na lang nawala. I was super sad. Tapos I heard, nagkatuluyan daw si Isagani and Bray. Grabe yung story nila, ha? What now? Kinakabahan ako ngayon, pero laban para sa ikabubuti ng love life at ng buhay ko. Kailangan ko bang mag-post? Hello everyone, I'm Jelle Concepcion, 24 years old, and I'm currently working as a marketing manager. Ivan Ibanez, 25, travel vlogger. Huwag naman sana makita to ng boss ko, pero honestly, hindi ko gusto yung trabaho ko. Marami na ako napunta ang mga bansa like Japan, Thailand, Taiwan, Korea, ano pa ba, China, and many more. Alam niyo ba, dream ko talaga maging photographer, tapos pupunta ako sa Switzerland para mag-take ng photos doon. My dream destination is Switzerland. May kilala kasi ako na gustong pumunta roon, so nag-research ako before and I just fell in love. Wala, focus ako sa work. Alam mo naman magkagusto ako sa katrabaho ko, edi naging kabit ako. Puro may mga asawa na roon sa kumpanya namin, hindi pwede. Ah wala, mahirap magkagusto ka pag mahilig ka mag-travel. You know, people just come and go. Alam niyo, sa dami ng mga namimit ko, hindi ko na alam. I mean, may mga naging ex naman ako, pero pupunta ba sila rito? Lahat ng mga naging ex ko, ang pangit ng breakup namin. Yung iba naman, puro nakalandian lang, or sa talking stage lang, gano'n. Wait, halo, baka yung boss ko yung inimbitahan niyo, sinasabi ko sa inyo, pag ako natanggal sa trabaho, kunin niyo ako, tapos ilagay niyo ako sa marketing, ha? Kaya ako rin kasi inaccept yung invite niyo, kasi isang tao lang yung iniisip ko, mamimit ko ngayon, eh. Ex ko. Yung nag-iisang ex ko. Oo naman. Wait, sino hindi pa rito nai-inlove? Labas. Of course. Ikaw? Hindi ka pa nai-inlove? You should. From caterpillar, butterflies na yung mararamdaman mo, tapos mamamatay yung bigla kapag nag-break kayo. Kaya I suggest, huwag ka nang ma-inlove. Kasi sabi ko lang, isa lang yung ex ko, diba? Siya din yung dahilan kung bakit ko gusto pumunta sa Switzerland. Pero sa mga naging ex ko, isa lang yung pinakaminahal ko na sobra. I think college yata ako noon, like 4 years ago, kaso I could still remember her face. Kaso ewan ko ba, hala, naiiyak ang first, hindi pa naka-move on. Hindi, naka-move on na ako, pero just, you know, remembering those times. Things just fell apart and everything became so blurred. Siya lang yung naging girlfriend ko and hindi ko rin alam kung bakit kami nag-break eh. Naalala ko kasi good memories with her. Makapal mukha. Hindi, joke lang. Nung na-meet ko siya, mayabang siya. She's very innocent. Masungit pero malambing. Meron siyang aura na dapat mabait ka palagi, ganun. May mga times nga lang na masakit siya magsalita. She's effortlessly funny and dumb at the same time kasi lahat ng mga bagay ginagawa niya literal. But you know, I loved her for being like that. Pero alam mo, tsaka ramdam mo na kahit masakit siya magsalita, mahal ka niya. Ganun siyang tao, but I wonder if ganun pa rin siya hanggang ngayon. Noong nararamdaman kong lumalayo na siya. Noong hindi na ako kasama sa mga plano niya. Doon ko na-realize na I can't stay in this relationship. Kanina pa? I think so. Ilabas niyo na ex ko. One-on-one kami. Yabang! Siya yung in-invite niyo, no? Feeling ko yung ex ko nung college yung imi-meet ko ngayon. I knew it. Siya, no? Nanginig ako bigla. Dagdagan niyo yung bayad sa akin, nilalabas niyo yung trauma ko, ha? Char! Bakit ka nandito? Ivan Ibanez. Same question. Bakit nandito ka, Jelle Concepcion? Bakit parang hindi ka makatingin sa akin? Naninibago lang. Ah, hindi ka sanay na hindi na ako yung tatanga-tangang innocenting Jelle. You've changed a lot. Nag-mature ka. Tumapang ka. Malamang, 24 na ako, uy. Magtaka ka kung mabait pa rin ako after nung nangyaring breakup natin. Charis kaldo! Ito yung gusto niyo sa segment series, no? Gusto niyo yung confrontational, matabas yung dila. Pwes, tama kayo na na-invite. Pero alam mo, ikaw, parang wala nagbago sa'yo. What do you mean by that? Same hair, same face, gwapo mo pa rin. Oy, mga kinilig!
Hindi, ano, congratulations sa mga na-achieve mo as a travel vlogger. Updated? Ay, hindi. Wala lang akong choice. You are all over social media. Tapos, yung mga brands na nakaka-work ko, ikaw palagi yung gusto. Wait. Marketing manager ako ngayon. You're not tataka ka kung bakit hindi ako photographer? Oo. Di ba pangarap mo maging ganun? Dapat by now. Tama ka. Dapat by now may studio na ako, may exhibit ako, or di kaya pinipicturean ko yung mga artista, influencers, or other people. Eh kaso ang ending, charan, naging marketing manager ako. Bakit? I mean, gusto mo yung photography. Actually, hindi mo gusto eh. Mahal mo yun. Hindi nyo naman sinabi, may amnesia pala si Ivan. Hindi mo maalala? Huh? You crushed my dreams. Gusto mo maging travel vlogger? Gusto ko makapunta sa mga iba't ibang bansa. Ano yung dream destination mo? I don't know pa eh. Ikaw ba? Switzerland. Sobrang ganda ron. I feel like ang sarap mag-take ng photos. Kaya nga gusto ko maging photographer eh. What? Photographer. Kung ikaw, travel vlogger, ako, photographer. Bakit ka natatawa? Wait, I'm sorry ah. Love, you should aim for something na pagkakakitaan mo or yung kaya mo. Ha? Huh? Bakit naman hindi ako bagay dun? Babae ka eh. No offense, but sa field na gusto mong tahakin, puro lalaki. You'll never stand a chance. Tsaka, wala tayong magiging future dyan sa gusto mo. Eh bakit ikaw? Kaya ko maging independent pero ikaw? You'll never be kasi lagi ka nakadepende sa akin eh. Kaya love, mag-corpo ka na lang, okay? Bagay ka ron. I guess naaalala mo na. Naiiyak ka na dyan eh. Oh, hindi. Baka mabash ako. Uy, huwag niyo ako i-bash ha. Kasi nagsasabi lang naman ako ng totoo. During our relationship, lagi siya nakasunod. She was very obedient. Lagi siya naka-yes. Sobrang bait. As in, if hindi ako nagbago, sasabihin ko, yes, he was a good partner. Pero kasi, I grew up and I realized all the things he did. Sobrang bossy niya. Sobrang toxic. And, ayun. Sobrang sakit magsalita. Uy, pero Ivan, of course, it's my choice na rin naman to work in this field. Jalay, I didn't know. Hindi ko alam na nasabi ko yun. Ganun ka naman palagi. Nauuna bibig kaysa utak. Magvavlog ka ngayon? Oh, teaser lang muna. Sasama ba ako dyan? Ano ang bag mo? Katangahan mo? Huwag na, Jalay. Congrats, B! Na-invite ka sa isang event! Grabe! Small creator pa lang ako, pero hindi ko ina-expect na may invite rin ako. I'm so happy for you, Ivan. Sabi rito, pwede raw akong magdala ng plus one. Talaga? Sige, ganito. Dadaling ko na lang yung camera ko, tapos ako nalang magpa-picture sa'yo doon. Pero ayaw ka tamapaya, kaya hindi na kita sasama. Bakit? Wala ka namang maipagyayabang, Jelly. Creator ka ba? Hindi naman, diba? Nag-aaral ka pa lang. Napanood ko yung interview mo, mahal. Congrats ha, pero hindi mo inamin na may girlfriend ka. Hindi mo sinabi na nag-exist ako sa buhay mo. I have to be careful. Minsan kapag umaamin na may partner, nawawala agad yung spotlight. Love, may 100,000 subscribers na ako. Most of my viewers pa naman mga babae. Sana maintindihan mo kung saan ako nagagaling, okay? Oo nga naman. Oh, wait lang. CR lang ako. And now you have what? 6.7 million subscribers, right? Alam niyo, feeling ko after nito mababash ako. Ginaganto-ganto ko lang yung idol ni Lim. I'm sorry if I was rude. Okay? I'm sorry if I was rude, Jalay. Bakit ka nandito, Ivan? Well, na-excite kasi ako eh. Baka may chance pa tayong dalawa. Wait, never ka pang nagkaroon ng relationship after ako? Hmm. 4 na taon na simula nung nag-break tayo.
never kang nag-reach out sa akin. Tapos ngayon, baka may chance tayong dalawa. Kaltukan kaya kita? Actually, nakausap ko yung manager ko and nagulat ako kasi bigla kanya nabanggit. And I found out recently na ikaw yung may dahilan kung bakit ako nakakuha ng mga brand deals and stuff. So akala ko, malaki lang yung connections mo as, you know, photographer or behind the camera. I mean, I tried to search your name, pero walang masyadong lumalabas about you. Tapos ngayon, marketing manager ka pala. Ikaw yung pinaglalaban ko sa mga brands kasi you are capable of selling products ng sobrang bilis. Hindi ba dahil mahal mo pa rin ako? Yan tayo eh. Gusto mo magkaroon tayo ng chance kasi parang ang lumalabas may utang na loob ka sa akin. Hindi yun, Jelay. I genuinely missed you. Ginagawa ko lang yung trabaho, Ivan. Okay? No feelings attached. Sa madaling salita, hindi na kita mahal. Sa tingin mo ba gusto ko makipagbalikan sa taong kagaya mo? Selfish, makapal mukha, self-centered, tingin sa akin kahihiyan. Chance? Bulok! I feel like they invited us para hindi tayo magkaayos eh. Chance na magkabalikan? No! Binigyan tayo ng chance to meet again para maalala mo kung paano mo ako sinira nung tayo pa lang. Binigyan tayo ng chance to meet again para ipaalala sa'yo na words are also weapons that can affect one's self-esteem. Ano nga ulit yung sinabi mo kanina? Nanibago ka sa akin, tsaka tumapang ako? Ivan, I had to change myself kasi sa'yo pa nga lang halos madurog na ako eh. Paano pa kaya kapag iba na yung gumawa, di ba? Uy, pero thank you ah. Kasi ngayon, strong na ako eh. Independent na ako. Para na akong bato sa dami ng mga taong nakikilala ko. Eh ikaw, after this, may chance ka pa bang i-redeem yung sarili mo? Wait lang. I'm truly sorry, Jelay. Tinake advantage ko yung kabaitan na meron ka. Akala ko I'm being a good partner to you. Akala ko lumalayo ko na sa akin kasi nagigisigat na ako na para sa ikabubuti ko yun, but it was all my fault. Ngayon ko lang na-realize lahat. Na hindi ko yung tanga. Na ako yung tanga for wasting your energy, your kindness, your love, and your patience. Masyado ako nasilaw sa pera, sa projects, sa kasikatan. I'm sorry. You know what's funny? During our relationship, never ka nag-sorry. Ngayon lang. At kung kailan nag-sorry ka na, ngayon pa ako hindi naniwala. Ngayon pa na pakiramdam ko peke itong pinapakita mo just to save your face. Anyway, sana hindi ako mabash ng mga friends mo, no? Kasi may choice ka naman not to accept their invite. Pero nandito ka pa rin. So, ayun, nagkaroon tuloy tayo ng casual conversation about our past. Hi, feeling ko after nito, instant sikat na ako. Okay na po to, wala na po kayo mapipigang emosyon sa akin. Jelay, wait. What? Here. Calling card? He's a veteran photographer and naghanap siya ng mga aspiring photographers. Call him. Nasa sa'yo na kung ipapersong mo pa rin yung dream mo as a photographer, pero it's not yet too late, Jelay. And thank you. For what? For making me remember everything. Ano ba? Mais ka na, hoy. Hindi, joke lang. Kahit naman naging maalat yung conversation namin kanina, I will still wish him some success and sana tratuhin mo na ng maayos yung future partner mo. Kasi that person will become your support system. You know, boost her confidence and I hope someday I can visit your exhibit and supportahan mo kung ano man yung gusto niyong pangarap. Yan lang.